Welcome sa Happy Life Story, ang channel nating lahat at ang kwento ng bawat isa. Halika na classmate, welcome ka dito, pakipagkwentuhan ka na. Magandang araw mga classmate at ito na po yung pinangako kong video na sharing. Kukuhanin ko po yung mga share ng mga kaibigan natin na kapwa natin na may sakit na GERD, anxiety o acid reflux, panic attack o sakit sa sikmura. Ang nais po natin dito sa content natin, makapagbahagi ng mga impormasyon na totoong nangyayari sa mga katulad natin. Kasi po ang katotohanan nito, tayo lang din po ang nagkakaintindihan. Tayo rin pong mayroong mga karamdaman na ganito. Masakit man pong katotohanan na minsan nga yung kasama natin sa bahay, hindi tayo naiintindihan. Kaya nga po, naisipan kong gawin ang video na to para maibsan yung ating nararamdaman sa oras na inaatake tayo. Pwede nyo pong buksan ang channel natin at makinig at tingnan natin kung ano yung mga share ng bawat isa na napapagdaanan nila, kung paano nila kinakaya o nalalampasan yung mga atake sa kanila ng ating sakit. Dahil minsan po, kung aasahan din lang natin yung gamot, sino na po ba dito yung pabalik-balik sa doktor pero lagi nag-iisip, tama pa ba ang aking ginagawa? Tama pa ba na ang gamot na ibinibigay sa akin? Di ba nararanasan natin minsan, nagpunta tayo sa doktor, binigyan tayo ng gamot, pero naubos natin yung reseta ng doktor, pero parang walang nangyayari, parang hindi ka gumagaling. At parang nadadagdagan pa yung sumasakit sa'yo. Dito sa isang samahan sa social media, member po ako at masaya po ako na nagko-comment para sa kanila kapag may mga katanungan sila. Kasi sa tagal na rin po ng aking experience sa sakit natin, hindi man siguro ako nagkakamali dito sa akin natatandaan, 1994 ako nag-start ng sakit na GERD. Bali, ang GERD po, ang katotohanan po niyan, nakokontrol po talaga ang GERD. Maraming nagsabi na gumaling daw sila sa GERD, pero pagtagal, bumabalik pa rin yung GERD. Katulad ko po, akala ko nung kabataan ko, gumaling ako sa GERD. Pero lately po, naramdaman ko muli ang GERD. 1994, nag-diagnose ako dahil po nagpa-endoscopy ako. Dahil po sa mga senyales na nararamdaman ko, i-refer po ako ng family doctor namin sa isang doctor, sa isang specialista para sa sikmura. Kailangan po niya akong endoscopy para masigurado kung yung aking nararamdaman ay talagang GERD. Kasi po, marami na pong mga laboratory o mga ginawa sa akin test, pero lahat negative. Hindi naman yun yung sakit ko. Isa na po dyan yung mapapagkamalan ng lahat, nakala natin ay sakit sa puso. Ini-ECG tayo. Tuli, tanda ko nun, teenager ako nun, nabigyan ako ng isang gamot sa puso. Taon ko na inom yun pero walang nababago. Kaya nung general practitioner po kasi yung doktor, kaya ang ginawa niya, i-refer niya ako sa isang internal, sa isang gastro. At yun po, doon po nakita nung endoscopy ako na meron akong GERD, meron akong loose sa lalamunan, hernia. Yan, may hernia po ako sa aking esophagus, sa may lalamunan. Yun po ang karaniwan, kaya po tayo nagkakaroon ng GERD. Yung pantunaw po ng ating kinain, bumabalik po pataas, paakyat, papunta sa ating lalamunan, palabas ulit. Kaya nakakaramdam tayo ng heartburn, yung init ng dibdib, init ng lalamunan na parang sinasakal, na parang natutuyo. At hanggang sa sumakit na yung lalamunan natin, doon na rin po natin nakukuha yung sinusitis natin, na nag-allergy na po tayo. Ayan, ako po, may sinusitis ako. Tapos,
yung hilo, dahil yung vertigo, nagkaka-vertigo na rin tayo, na sisira yung balance natin, lalo na kapag yung alboroto na yung sikmura natin, nagkakaroon na tayo ng vertigo, nababago na yung balance. Yan ang number one na napakahirap po, lalo na kung nagmamaneho ka ng sasakyan. Ito po yung mga karanasan ko na na-share ko dati doon sa una kong YouTube channel, na sabi ko nga po, napasama. Kasi nga may mga kaibigan tayo na nagtatanong ang ginawa ko. Nagawa ko ng video tapos in-upload ko, tapos yun ang pinapapanood ko sa kanila. Kasi para, minsan kasi madami tayong trabaho, para hindi na sila tanong ng tanong din yan. Manood na lang sila. Lately, nakita ko doon sa channel ko na maraming nanonood, kaya po ginawa ko itong channel ito. At ang tema po natin ay sharing. Kaya po kumakatok ako sa inyo, mga kapwa ko na may GERD, na sana mag-share din po kayo. Hihintayin ko po yung comment nyo sa aking comment section, o kaya po PM nyo po ako, Arvin Bagon. Pwede pong i-PM nyo doon yung share nyo na karanasan nyo po sa GERD, para po maisama ko sa talakayan dito sa forum natin, at mapanood ng iba, lalong-lalo na po yung mga baguhan sa ganitong karamdaman, para at least maibsan yung kadalang nararamdaman. Alam naman po natin lahat yan na tayo pong mga may GERD, tayo pong mga dati na nagkaroon ng GERD matagal na, ay naranasan natin yan nung bago pala ang tayo may sakit. Napakahirap po. Lalo po ako, naranasan ko po ang GERD nung hindi pa uso ang social media. Talagang malalaman ko lang kung ano nararamdaman ko kapag pumunta ko sa doktor. Yun nga po ang masakit, hindi naman lahat kayang pumunta sa doktor para magpa-check up, lalo po ngayong pandemic, napakahirap po at napakamahal ang magpa-check up. Tapos may mga doktor na nahingi ng requirements para sa safety nila para sa COVID-19. Dagdag pong pahirap ito sa ating mga mamamayan na kukuha pa ng requirements na ganyan para lamang kapag pa-check up, ay dun nga po sa gamot sa GERD, hindi na nila kayanin. Kaya nga po sabi ko sa inyo, mga kababayan, mga classmate, pwede po kayong gumawa ng short video na ipadala nyo sa messenger ko, Arvin Bagon po, para i-upload ko po dito ang inyong kahilingan. Pwede po kayong humiling, tapos hindi ko naman po may papangako sa inyo na ako mismo magbibigay o mag-i-sponsor sa inyo, dahil hindi ko naman kaya, pero isasama ko po yung inyong kahilingang video dito sa pinakadulo ng ating talakayan. At nang sa ganun, baka po sakali na may makapanood ng ating video at maantig ang kanilang puso, at baka maging sponsor nyo sila sa pagpapagamot nyo. Why not po? Hindi po kawalan sa inyo ito. Baka sakali makatulong. Gawin po natin. Ito po ang una ko pong isi-share. Ito po ay isang post nung isa nating kaibigan sa social media. Sa dami na nagpo-post dito ng mga iba't ibang klaseng gamot, di nyo na alam kung sino yung nagsasabi ng totoo, o kaya nagmamarketing strategy lang. Tama po ito. Marami po kasi sa social media, sa mga grupo na nagbebenta lang ng gamot. Di rin kasi lahat ng gamot pwede sa inyo. Kung sa iba effective, tas yung sa'yo hindi, mas mabuti na lang tulungan nyo ang sarili nyo. Huwag nyong idepende sarili nyo sa mga gamot na yan. Sorry ha, huwag nyo itong i-bash. Tama naman po yun. Bakit kailangan natin i-bash? Tama po yun. Hindi naman po porque may gamot, gagaling ka. Yun nga po, kung mapapansin nyo, binigyan kayo ng gamot ng isang doktor, pero bakit naubos nyo na yung gamot, hindi pa rin kayo gumagaling? Sabi nyo, baka hindi effective, hindi tama sa inyo, hindi hiyang sa inyo gamot. Minsan po kasi, kahit gaano kabisa yung gamot, kahit gaano kamahal yung gamot, minsan kasi hindi siya gagaling kapag hindi natin tinulungan sarili natin. Sa ano pong pamamaraan? Siyempre, iinom ka ng gamot, tapos hindi mo naman babaguhin yung lifestyle mo, yung bawal laman na ginagawa mo. Kahit pag gaano kadami yung gamot na inumin mo, kung hindi mo naman sinusunod yung lifestyle na tama sa iyo, tama dun sa ating sikmura, hindi po mababago, hindi po gagaling. Kasi bawal pa rin po yung ginagawa natin. Kaya ako nung lately na po, talagang sabi ko gumaling din ako, at nawala ito, mahabang panahon na hindi ko ito nararamdaman. Pero dumating ang
time na bumalik sa akin kasi yung pala, dahil hindi ko na siya nararamdaman, hindi ko napansin na bumabalik ako sa dating lifestyle ko. Yung mga trigger, palibasa, hindi ko na nararamdaman pag kinakain ko yun o umiinom ako ng alak. Yun, bumalik ulit. Kaya kung sakali na nagkaroon ka na nito, huwag mo na baguhin lifestyle, huwag mo na ibalik sa dati. Kung ano yung nakapagpagaling sa'yo na lifestyle mo, i-maintain mo na lang. Ito po, basahin ko po yung mga comment ng mga taong o mga kasama natin na sa isang post po ng ating kaibigan. Ito po, isa pong babae. Correct, kanya-kanyang gamot hiyang sa atin. Yan po yung sabi. May ganun po talaga din na minsan doon sa isang gamot, hindi kahiyang. Meron namang unang inom mo pa lang ng gamot, ramdam mo na yung pagbabago. May isa pa pong nag-comment. Lalaki naman po ito. Maraming ang nakapasok dito na mga nagbebenta ng mga gamot. Di mo alam kung effective ba o hindi sila nagmamarket sa page na to. Yun. Tama po. Marami po sa mga ano, kaya hindi natin din maintindihan, nagbebentahan lang. Ito pong ginagawa natin, wala po tayo ditong bebentang gamot. Wala din po tayo ditong sinasabing gamot. Kasi po, ang gamot po, pag sinabing gamot, eh po, totoo, mga sol, alam natin lahat yan, yung may mga sol sa dulo. Pero hindi po natin kailangan mag-market ng gamot o magbanggit ng isang gamot. Kasi hindi po tayo, hindi po natin ginawa ang channel para magdala ng mga produkto. Ginawa po natin ang channel para makatulong sa ating mga kasabahan. Sineshare lang po natin na yung nararamdaman nila, nararamdaman din natin. At kung ano yung ginawa natin para maibsan. Kaya nga po lagi sinasabi ko, hindi po nawawala ang GERD. Panghaba yung buhay po natin itong karamdaman. Pero ito po ay makokontrol natin sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot na irineseta sa atin ng ating doktor. At samahan po natin ng tamang mga practice. Yung unang-una, lifestyle. Pangalawa, yung mga pagkain. Tapos exercise. Yun po yung mga isasama natin para gumaling tayo. Hindi po yung iinom ka lang ng gamot tapos gagaling ka na kahit pa ano yung ginagawa mo. Hindi po. Kailangan samahan mo ng tamang diet, tamang exercise, yung buong lifestyle. Yan po lagi natin sinasabi. Tapos kilalanin nyo po yung sakit nyo. Magkakaiba po ang bawat isa na may GERD o anxiety. Magkakaiba po tayo ng trigger. Pero ang sigurado akong iisa ang trigger sa atin ay ang stress. Lahat po tayo pag na-stress, sigurado magkakaroon po tayo ng GERD. Kaya nga po yung mga inatake ng anxiety, kasunod po niyan yung sikmura natin, mga atakihin. Kaya po sa akin po, practice ko po, kinokontrol ko yung utak ko. Kasi ano po ba yung anxiety? Di ba ang anxiety, takot? Ano po? Takot. Pag tayo natakot, isipin nyo na bigla kayo. Bigla na lang naka... Limbawa, itong COVID po, COVID pandemic time natin na ito. Bigla na lang nabalita natin isang mahal natin sa buhay namatay dahil sa COVID. Di ba? Makakaramdam ka ng kakaiba agad. Umaatake yung GERD mo. Kasi nabigla ka. Yun po yung sample ko dito. Yan. Ito po, may isa pa pong babasahin tayo na comment. Lalaki po ito, comment din niya dun sa katanungan kanina na po. Better magpa-consult sa doktor, huwag tipirin ang sarili at mag-relay sa mga suggestion dito sa page. Baka mapahamak ka pa. Opo, tama po. Ang gaya po nito ng mga platform na katulad po nitong sa akin, hindi ko po kayo hinihikayat na gayaan ninyo, pero ito po ay pattern nyo. Magiging pattern nyo po ito kasi napakahirap naman kung lahat ay gamot lang. Ang tinuturo po natin dito, hindi lang po gamot ang makakapagpagaling sa atin. Kaya ako po ito nasasabi kasi may karanasan po ako. Isa po ako sa may sakit na GERD. Hindi po ako doktor na nag-aral ako. Minsan nga po, kahit anong sakit, minsan, di ba, tayo mga pasyente minsan, minsan nabubugnot din tayo, naaasar din tayo sa doktor. Kasi pipilitin niyang ganito, ganyan.
alam natin na hindi po pwede dahil tayo ang nakakaramdam ng sakit. Diba? Kaya hindi rin minsan ano, palibasa sa kanila by the book, sa atin experience. Alam po natin lahat yan. Kaya yan po. Ito pa, isa pa. Mate, ang iniinom ko lang sambong na vitamin B sa akin, okay siya. Pakita ko sa iyong mate yan. Ito siguro naman, gusto din niyang makatulong din lang, pero nag-ano siya ng vitamin C, imposibleng siya may-ari ng vitamina, di ba? Hindi. Malamang nakagaling ito sa kanya. Kaya gusto niya makatulong, babahagi lang niya yung kanyang kaalaman. Ano po? Hanap po tayo dito ng isa pa. Ito, yan. Meron po dito, isa pong pagkain naman ito. Isang kaibigan natin ang nag-post at parang humihingi siya ng tulong o tanong ito, parang tanong. Kung po pwede daw kainin yung isang pagkain. Ito po, pwede po ba tayong kumain nito, mates, buko na may gatas? Siyempre, lahat ng matatagal ng may GERD, alam natin na ang gatas ay trigger sa ating sikmura. Siguro yung nanpat, di ba sinasadya sa atin ng doktor yung nanpat? Kasi kaya nga yung mga whey butter, bawal sa atin. Pero hindi naman masamang kumain, kaunti lang. Minsan kasi kailangan din ng katawan natin. Ito po yung comment ng isa, babae po. Naku, masakit yan sa sikmura. Totoo, masakit po sa sikmura ang gatas. Katulad nito, babae din po. Sabi niya, hindi pwede yan. Ito, babae rin po. Kumain ako niyan, mate, pero hindi ko nilagyan ng gatas. Opo, kasi suggestion din po ng mga doktor, kailangan, nakakatanggal din daw ng sakit ng sikmura ang sabaw ng buko. Siguro yung wag lang masyadong maasim. Ako, umiinom din ako ng buko. Okay naman siya, basta wag mula ang dadamihan. At talagang medyo manipis na siguro yung lining ng ating tiyan, ay baka mapahamak din tayo. Ito, lalaki to, lalaki po yung nag-comment. Buko, okay yan. Ito, tama po itong comment ng isa nating kaibigan, lalaki din po. Try mo, konti, tas obserbahan mo. Yun po. Sa lahat po ng bagay na kakain, lahat po, yun po, sa lahat po ng pagkain, dapat tikman mo. Kapag trigger sa'yo, eh di wag mong ituloy. Pero kung okay sa'yo, konti-konti lang, hinay-hinay lang, kasi baka mamaya maging trigger na sa'yo. Baka mamaya masobrahan niya ng sikmura mo, hindi na niya kayanin. Parang gamot. Di ba ang gamot may dosage, kailangan hanggang dun lang, limitado. Hindi naman po pwedeng dahil sobrang sakit ng sikmura mo, gagawin mo isang dakot na gamot yung iinumin mo. Di ba? Hindi. May dosage. Ganun din po doon sa pagkain, kailangan may limitasyon. Hindi po porke kaya ng sikmuraan nyo yung pagkain ito, ay banat lang ng banat. Ano po? Ito, mayroon po isang comment dito. Against naman dun sa buko to. Siya daw po, babae po siya. Siya daw po, sinusuka lang niya yung kapag kasi kumain ng buko. Yun po, hindi po kaya ng sikmura niya. Bumabaliktad yung term po dyan dito sa amin. Bumabaliktad yung sikmura. Kapag kinain niya yung hindi tama sa sikmura niya, ibabalik lang, isusuka. Yun po. Isa po, hanap pa tayo ng isa. Baka pumakita pa tayo. Ito, pagkain din po. One hour lang ito na pinost ng isa nating kapatid, isa nating kaklase sa larangan ng sakit. Ito po ang kanyang tanong. Bakit ganun? Tumikim lang ako ng Bicol Express, iba na yung pakiramdam ko. Sigurado, ito, para siyang lumulutang na yung pakiramdam niya. Kasi po, ang Bicol Express, ang ano po agad niyan, may gata. Yan. Bawal po yung gata, yung coconut milk. Hindi naman po sinasabing ko na sa lahat. Pero marami po sa atin na may acid reflux ang natitrigger sa may coconut milk o may gata. Kaya nga po mapapansin nyo na marami nasisira ang tiyan pagka kumakain ng ganyan.
Tapos ang isa pa po, yung anghang, yung anghang, halang, yung sili, number one po na bawal yan sa sikmura. Marami, lahat po ng doctor sinasabi yan, at lahat po ng i-google nyo sa social, sa ano, i-google nyo po yan, makikita nyo na bawal po talaga sa may acid reflux. Ito po, comment po, babae po ang magko-comment dito. Ang sabi po niya, may gata po kasi yon, nagpapalakas ng acid. Yan, may gata po kasi yon, nagpapalakas ng acid. Ito po yung comment ng isa nating kaibigan na babae. Isa pa po, baka trigger po sa iyo, sa akin kasi maanghang ang trigger sa akin. Yan, baka trigger po sa iyo, sa akin po kasi maanghang ang trigger sa akin. Lala, babae po ang nag-comment nito. Isa pa pong comment ang babasahin natin. Babae po uli. Mag-iiba talaga kasi bukod sa may gata na, eh may sili pa. Yan. Parang wala ditong napabor dun sa ano, sa hindi trigger yon. Dahil po talaga number one, maanghang, mainit po yan eh. Magpo-produce po ng lalo na, di ba, ang acid po mainit yan. Mararamdaman mo yung init. Eh di, kung lalagyan mo ng sili, mas mainit pa. Mas bibilis uminit. Eh yun po yung magki-trigger sa ating lining ng sikmura, lining na papunta sa ating lalamunan. Lining po na papunta sa ating lalamunan. Ito pa po, isa pa pong comment, pahabol na comment po. 2-in-1 po kasi ang kalaban natin doon, yung anghang at yung gata. Grabe po ang gata sa ng Bicol Express. Yun po, grabe na ang gata ng Bicol Express, grabe pa rin po ang anghang ng Bicol Express. Ito po yung katunayan kung bakit naiba yung pakiramdam ni Kuya. Ano po, yan Kuya, ito yung ano, kung meron sa inyo may mga katanungan, ito po yung sagot dyan. Ito pa po, isa pa pong last po na post ang babasahin natin. Ano po? Ito po yung kanyang katanungan. Ito po yung kanyang nakapost. May nabasa ako, sabi daw kapag may GERD o acid reflux, inom mo daw ng chamomile tea at parisan mo ng saging. Yun daw po yung sabi ni Doc Willie Ong, yung saging. Marami daw benefits makukuha sa chamomile tea. At isa pa, may makakabawas sa sakit natin. Matry ko nga. Ayan. Yes, ako personally, umiinom ako ng chamomile tea. Baka tanungin nyo kung anong brand. Iba-ibang brand po kung anong available sa market, yun ang binibili kong chamomile tea. Sa akin po, ang chamomile tea po kasi ay pang parelax. Marirelax po. Kasi ang trigger sa atin, di ba sinasabi ko ang trigger sa atin, yung ating anxiety. Kapag umatake ang anxiety, yung ating takot, aatake yung ating acid reflux. Ano po? Kaya nga po, ang ginagawa ko talaga, kinokontrol ko yung anxiety ko, yung aking takot, para malimitahan yung acid reflux ko. Ginagamit ko po ang chamomile tea kapag tutulog. Kasi nagiging ano po kasi ako mismo nahihirapan na akong tumulog. Actually binigyan na ako ng doktor ko ng gamot sa anxiety, pamparelax, para makatulog ako. Kasi hindi tayo basta makatulog kapag marami tayong iniisip. Kapag nagtatrabaho yung isip natin, yung katawan natin hindi talaga makapagpahinga. Yan po yung katotohanan dyan. Yun nga po, hindi ko masyadong ginagamit yung gamot na ibinigay kasi ayaw ko naman na lagi na lang gamot ang nakasandal ako sa gamot. Ano po, ang ginagawa ko po, kapag tutulog na ako, yung kailangan ko na mamahinga, saka po ako nagtitimpla ng chamomile tea. Wala po akong inilalaho kahit ano, basta tubig na mainit lang. At habang nakahiga, habang nakaupo po ako sa aking kama, nakasandal ako sa aking una na mataas. Siyempre, di ba, nasanay na po tayo. Tayo may mga GERD na matataas yung ating ulunan, yung ating unan sa ulo. Ano po, parang halos nakaupo na tayo para hindi tayo mag-acid reflux. Ano po, para hindi tayo mag-heartburn. Yan po yung ating ginagawa. Kasi masama po pag may heartburn eh, para kang sinasakal sa leeg. Tapos parang ang bigat ng dibdib mo na para kang hindi makahinga. Na para kami sakit sa puso.
naiiwasan po natin yan. Nakakatulong po sa atin yan kung mamataas yung una natin. Ayun. Habang iniinom ko po, habang iniinom ko po yan, makakaramdam po ako ng relax, maaantukin ako. Wala na po akong gagawin dyan. Lalagay ko na sa side table ko yung chamomile tea. Kung may natirang kaunti, itutulog ko na. Isusunod ko na po kung ano yung anto ko. Kailangan idiretso ko na. Dahil pagka hindi po, parang mabilis lang ang tama sa akin ng chamomile tea. Parang pagka nalipas yon, yung antok na yon, mahirapan akong tumulog. Naranasan ko po dati yan. Uminom na ako ng ano, nung sa sleeping pills. Yun pong sleeping pills, yun po yung gamot para sa ating anxiety. Pamparelax po yun. Siya din po yung pampatulog. Hindi po natin ito nabibili. O hindi din po ako magbibigay sa inyo kung anong pangalan ng gamot. Kasi hindi naman po tayo authorized na magbigay ng gamot. Doktor lang po ang nagre-reseta niyan. Ito po yung sagot o comment ng mga kasamahan natin dyan. Ito po, isa pong comment. Ako 1 year na nagtitake ng chamomile tea. Pero minsan lang pagka bloated ako or sumusumpong ang anxiety ko, best talaga saka relax pa rin. Yun o, diba yun niya, relax din daw siya sa chamomile tea at saka kapag pampatunaw ng kinain. Pagka bloated siya, mahangin yun, bloated. Na ang pakaramdam mo, hindi ka natutunawan. Ito po, isa pa po itong comment niya. Ito po, si lalaki po ito, lalaki. Legit, maski magaling na ako, yun pa rin ang ginagawa ko. Yun po, sabi niya, magaling na daw siya. Pero yun pa rin ang ginagawa niya. Siguro, sa ngayon, hindi bumabalik sa kanya yung acid reflux, pero andun pa rin po yung acid, andun pa rin po yung acid reflux. Hindi po yan nawawala, pero kontrolado po niya. Kung hindi niya mapapabayanan yung kanyang diet, posible po na hindi na niya maramdaman yung acid reflux. Pero once na mapabayanan niya yung diet niya, malamang dadalawin siya ng acid reflux. Ito po, dito ko po muna tinatapos yung aking video. At inaasahan ko pa rin po kayo na magbibigay ng share nyo na karanasan tungkol sa acid reflux, yung mga pinagdaanan nyo. At saka po, dun sa mga kaibigan natin na sinabi ko kanina na kung walang-wala kayo, dahil mahal ang mga treatment ng pagpapagamot, pwede po kayo magbigay ng short message sa akin o short video. At i-upload ko po dito sa aking ginagawang video. Lalagay ko po sa dulo, sa hulihan. At kung sakali po na may makapanood at makita yung inyong kahilingan at saka at kayo ay kanyang matulungan, mas maganda po. Hindi ko po masasabi sa inyo kung kailan may tutulong kasi po bago pa lang yung channel natin, kaya po tulong-tulong tayo na mapaangat natin yung channel natin at nang sa ganun maraming matulungan sa mga kapwa natin may sakit na GERD, lalong-lalo na yung mga walang panggastos kung malaki na ang channel at marami na nakakapanood nito at merong mabuting kalooban na makatulong sa ating mga kaibigan, willing po yung aking YouTube channel na maging daan para matulungan sila. Maraming salamat po at sana po lagi po tayong malakas at lagi po tayong hindi dalawin ng ating karamdaman. God bless you po. Classmate, pansamantala muna po nating tatapusin ang ating kwentuhan at muli po tayo magkukwentuhan sa susunod na mga upload ko. Ang lagi ko pong paalala, dapat po lagi tayong happy at may ngiti sa mga labi. Kaya po natin ang lahat ng pagsubok na ito. Ingat po tayo lagi